Isa ang Santa Barbara sa Pangasinan sa mga pinakabinahang lugar sa Pangasinan. Ang mga bahay dito, lubog na. Ang mga residente tinitiis maglakad sa hanggang bewang na tubig. Pero kahit baha pa rin, nagsisimula ng magayos ng mga gamit ang ilang residente. Puspusan naman ang pag-rescue ng mga otoridad sa mga residente sa ilang barangay dito sa Dagupan City. Isa sa mga pinuntahan ang barangay sa Lisay kung saan abot dibdib ang baha. Mga hanggang dito. Oo, kaya nagpa-rescue. Isinakay sa speedboat ang mga residente. Ang nanay na ito, laking pasasalamat ng ma-rescue dahil nilalagnat na raw ang kanyang anak. Hirap na rin daw silang maghanap ng makakain. Wala kami ng lahat, tubig. Wala na kayong makain. Di naman alintana ng ilang kabataan ang baha. May humiga na at nag-relax sa upuang inabot na ng tubig. May mga airbed pang ginamit. Ang ilang bata naman, nagsalbabida na. Pagdating ng hapon, lumakas ang ulan. Kaya ang baha, lalong lumala. Ang mga kalsada, di na pwedeng daanan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, walong lugar na ang idiniklara na under state of calamity. Ang Dagupan, Kalasyaw, Santa Barbara, San Carlos, Bugalyon, Mga Tarem, Bani at Lingayen. Sa Kalasyaw, kita sa larawang kuha ni Drone News Cooper John Lawrence Official ang lawak ng pagbaha sa barangay Kesban at Bued. Eh, ito yung mga talagang binaha. Base doon sa report nila, binaha ito. At yung same time, ito yung mga low-lying areas talaga at along the two major river systems. Katrina Son, GMA News.